Magandang umaga, Lord's Way Family! Sa panibagong taon na darating, isang kapayapaan sa puso na malaman na ang Diyos na may likha ng lahat na sumagip sa buong mundo mula sa kasalanan ay nananatiling tapat at mananatiling tapat sa ating lahat. God, as how He assured us in the midst of the pandemic, continually assures us that He is with us and will always promise victory for us. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 6, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance to His pleasure and will. To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one that He loves." Church, God predestined us, predestined you to undergo trials, to undergo battles, and as Him being faithful, we will be a conqueror as Jesus conquered the world. As this year unfolds, Lord's Way, let's continue to praise His name and place our faith to God. Let's praise and worship God in our own presence. Yes, Lord.
the God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? And our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting all battles, and every knee will bow before Him. And our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee the Lord Almighty. And who can stop the Lord Almighty? 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 Lord. Oh, oh, oh.
what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. And you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Your victory, and I'm gonna see your victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory, and I'm gonna see your victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory, and I'm gonna see your victory, for the battle. Strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. The uncertainties, the enemies, the trials, the problems. For the Lord your God goes with you, and He will never leave you nor forsake you. Thank you, Lord, for this promise, for this assurance that despite of the upcoming uncertainties of this year, Father, you are in control. You will turn every battle into victory for us, Father God, who is faithfully believing in you, praying you, and praising your name in this place. Ama, maraming salamat po sa wagas na pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Sa wagas na pagiging constant, Panginoon, sa pagiging faithful sa amin in this past year, sa gitna ng pandemic, Panginoon, wala kang binitawan kahit isang anak mo. Maraming salamat, Ama. Dahil dito, idinadakila namin, itinataas namin ang pangalan mo sa lugar na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good morning! Welcome to the Lord's Way Fellowship Online. I'm Naomi Grace Francisco, daughter of Pastor Jim Ibet. So welcome po sa bawat isa na kasama nating nanonood. Nasaan man po kayo, sa Bulacan, Pampanga, Manila, kahit saan man sa Philippines or sa ang bahagi ng mundo, welcome po at happy kami na makasama kayo ngayong umaga. So welcome po sa ating mga first-timers, second-timers, at regular na nating makakasama. So
If regular na po kayong nakakasama sa ating online worship service, pero wala pa po kayong cell group, so we continually invite you to join one. So makakatulong po ang pag-join ng cell group para mas lalo niyong makilala ang Lord and to fellowship with other believers kahit online. So to join a cell group, so approach nyo lang po yung person na nag-invite sa inyo dito sa ating online worship service. Starting tomorrow ay ang ating annual church-wide prayer and fasting for 5 days. So one meal fast kada isang araw. So choose whether it's lunch or dinner. At during your fasting moment, skip your meal, read, meditate on God's Word, and spend time praying for your 2021 faith goals and prayer concern. So, also during this duration, we will have social media fast for 5 days. So, fast sa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, sa TV, sa Netflix, TikTok, etc. to spend more time with the Lord. So maganda po itong pasimula sa ating taon para makapag-refocus tayo sa Panginoon. So this coming last Sunday ng January 31st of January ay ang ating Family Thanksgiving Day. So ready na po natin kasi dito sa Family Thanksgiving Day ay ibibigay na natin yung ating Thanksgiving offering for the last year. So mag-ready na po tayo doon. So at this point, i-ready natin yung ating mga sarili as we listen to God's Word through our Pastor Jim Ibe. Thank you po and God bless you this morning. Okay, magandang umaga po sa bawat sa atin and welcome po sa Lord's Way. Para po sa ating guide sa offering, ay babasahin ko po sa inyo ang 2 Samuel 8:11. Ito po ang sabi, King David also dedicated these gifts to the Lord, along with the silver and gold that he had dedicated from all the nations which he had subdued. Dito po makita natin ang isang modelo mula po sa kay King David na pag tayo po ay tinulungan ng Diyos sa ating pong buhay, lalong-lalo na sa ating pong kabuhayan, ay kailangan po ay maglaan po tayo ng bahagi ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay at ilaan po natin ito at ibalik po natin sa Kanya ito bilang pagpapasalamat po natin sa pagtulong po niya sa atin. Dito makita natin si David po, nasabi niya, nasabi po sa talata, doon po sa mga bayang nasakop ni David ay yung mga samsam na nakuha niya mula sa kayamanan po ng mga bayang yon ay nag-dedicate po siya ng portion. At yun po ay bilang pagpapasalamat niya sa pagtulong ng Diyos sa kanya. Kinilala po ni David na kaya siya nagtatagumpay ay sa kanyang mga war campaigns ay dahil tinulungan siya ng Diyos. Kaya bilang pagpapasalamat naman ni David, yung sukli po ng kanyang ginawa ay kumuha siya ng bahagi nito at inialay po niya sa Panginoon bilang pasasalamat. Pagtanaw na siya'y tinulungan ng Diyos. Yan po ay magandang model sa atin na pag tayo po ay tinutulungan ng Diyos, binibless, binibigyan tayo ng success ng Diyos sa ating mga gawain, ay huwag po nating uubusin yung pong mga biyaya na tinatanggap natin sa Kanya. Kundi kumuha tayo ng portion ito. Hindi naman lahat eh, portion lang. No? At ibabalik natin sa Diyos bilang tanda yun ng pagpapasalamat po natin sa Kanya. So yan po ang magandang model. Meron po kasing mga Kristiyano, no? Pag nangangailangan sila, hihingi sila ng tulong sa Diyos at pag naman tinulungan sila ng Diyos, nakakalimutan nila ang Diyos. Nakakalimutan lang kaya sila yumaman, kaya sila nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng ganon ay dahil tinulungan sila ng Diyos at pinagpala sila ng Diyos. Pero magpasalamat, yun po nakakalimutan nila. Kaya po wag nating ugaliin na sasarilinin lang natin yung mga blessing na yon at hindi tayo nagbabalik ng ating kaloob sa Diyos. Wag po nating gagawin yon. Bilang pagtanaw na tayo tinulungan ng Diyos, okay, magbalik po tayo ng ating handog pasalamat sa Kanya. Ngayon yung iba nga natatawa ko eh, pag tinanong mo sila, binibless ka ba ng Panginoon? Sasabihin, oh pastor, binibless ako ng Panginoon pero hindi nag-offering. No?
kinikilala, binibless daw sila ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Pero pag tiningnan mo yung ano niya, yung kanyang yung offering, wala. Huwag po nating ugaliin yan. No? Ang tama pong pagpapasalamat sa Diyos ay yung pagtanaw na siya'y tumulong at kumuha tayo ng bahagi, a portion lamang po. Bilang yandog natin sa kanyang gawain at para po magpasalamat, pagtatanaw ng pasalamat natin sa kanya. Kaya tayo po ay manalangin, pag-pray po natin ng ating mga offering. Aming amang Diyos, kinikilala po namin na ang success namin ay galing po sa inyo. Na anumang mga material blessings na meron kami ngayon ay galing po ito sa inyo. Kaya marapat lamang po bilang pagtanaw na tinulungan nyo kami, kukuha po kami ng bahagi nito at bilang papapasalamat sa inyo ay babalik po namin ito sa iyo bilang pagtulong po sa inyo pong gawain dito sa lupa. Kaya o Diyos, tanggapin po ninyo ang mga offering namin ito, tanda ng aming pasasalamat po sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At para po sa ating mensahe, ngayon pong araw nito ay basahin natin ang Isaiah chapter 9, verse 18 and following verses po. That is Isaiah chapter 8, verse 19. And the following verses. Babasahin ko na po sa NIV. When someone tells you to consult mediums and spiritists who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? Consult God's instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. Distressed and hungry, they will roam through the land. When they are famous, they will become enraged and looking up will curse their king and their God. Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness. Okay. Nevertheless, there will be no more gloom for those who are in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future, he will honor Galilee of the nations. By the way of the sea, beyond the Jordan, the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. From that time on and forever, the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Ang title po ng message natin ngayong pong araw na ito ay may pamagat na The Light to the Nations. Ang purpose po ng message na ito ay I intentionally choose this passage from Isaiah dahil gusto ko pong i-reiterate ang purpose ng ministry ng Lord's Way as a church. Gusto ko pong bigyan uli ng emphasis kung ano ang ginagawa talaga ng Lord's Way, ano ang ministry niya, ano ang service niya to the people. At
Ang Lord's Way po exists to proclaim the gospel about Jesus Christ. Yan po ang purpose ng Lord's Way. Na ipahayag, i-proclaim ang purpose, ang gospel ni Jesus Christ para po for the salvation of many people. Okay? And then to teach those who believe the gospel. Okay? To teach how to follow Jesus. Yan po ang purpose ng Lord's Way kung bakit tayo nag-exist as a church para i-proclaim natin ang ebanghelyo tungkol po sa Panginoong Jesucristo. Now, why are we doing this? Bakit po natin ginagawa ito? Well, because the world needs this kind of service. Kailangan po ng mundo ang ganitong klase ng paglilingkod. Okay? Now, tulad po tayo ni Isaiah, if you are a Christian, if you are a follower of Jesus, tulad po tayo ni Isaiah at nung kanyang mga disciples nung panahon niya, tayo ay mga signs and symbols in this dark world. Okay, tayo po ay mga signs and symbols dito po sa mundong madilim. Sabi nga po sa verse 18 ni Isaiah, "Here I am, and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty who dwells in Mount Zion." Now, ang Mount Zion po dito ay hindi lamang Jerusalem. Okay, in our time, Mount Zion po is the church, is the gathering of the disciples of Jesus Christ. Now, ganyan po tayo. When you are a believer in Jesus Christ and when you are a member of the Lord's Way Fellowship Ministry because you believe in Jesus as the Messiah, yan po ang ating misyon. Yan ang dahilan kung bakit tayo naririto. Kanya po yung FB page natin that we are trying to develop. Doon po sa FB page natin ay to prove the power of the gospel and the truthfulness of the gospel, ay meron po tayong mga stories ng mga tao na-encounter nila ang Panginoong Jesucristo para patunayan po sa mundo na ang ebanghelyo tungkol kay Jesus bilang Messiah ay totoo and powerful. Meron po mga kwento dyan at nandyan din po sa FB page natin ang mga teachings natin regarding how to follow and become a disciple of Jesus Christ. Well, ako po, I myself has encountered Jesus Christ. I was a former drug dependent. Bago po ako naging pastor, I was a drug dependent. Pero dahil po na-encounter ko si Jesus, napatunayan ko, natutuo ang ebanghelyo. Pag ang isang tao na-encounter niya, si Jesus, okay, the Son of God, the Messiah, at sumampalataya po siya sa Messiah, ay magkakaroon siya ng pagbabago ng buhay. At ang sino man pong na-encounter niya si Jesus, siya po ay magiging sign and symbol to the world. Okay? Siya po ay magiging palatandaan, siya po ay magiging patutuo sa kapangyarihan ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesucristo. Now, gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin na ang prophecy po ni Isaiah has double fulfillment. Yung prophecy po ni Isaiah ay merong double meaning. Ibig sabihin nun, yung pong mga sinabi niya, yung mga prophecy niya during his time ay meron pong fulfillment during his time. Okay? And at the same time, meron din pong future fulfillment. Okay? Halimbawa, sabi po nung panahon ni Isaiah, during his time, ang Diyos po nagbigay siya ng sign kay King Ahaz. Si King Ahaz po was a Judean king dahil noon po ay merong threat ng invasion ang Syria na noon ay nagsimula na sa norte, and now the southern kingdom na pinangungunahan ni King Ahaz ay takot na takot sa Assyrian invasion. Pero inassure po sila ng Diyos na hindi sila sasakupin ng Assyria at that time. Kanya po sabi ng Diyos, para huwag kang tabahan at maliwala ka sa sinasabi ko sa iyo, sabi ng Diyos, you ask me for a sign. Okay? At si King Ahaz po, out of modesty siguro, ay sabi niya, I will not ask for a sign. Pero sabi ng Diyos,
kung hindi ka hihingi ng sign, I will give you a sign. At kaya yung sabi ng Diyos sa Isaiah 7:14, and this will be a sign for you. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Now, yung pong prophecy yon ay natupad nung panahon ni Isaiah. Pero meron din pong future fulfillment siyan. At siyan po ay natupad nung panahon ng Panginoong Jesucristo. That yung sign na dumating na ang Messiah, ang isang virgin, ang isang dalagang walang asawa ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Okay, that is Virgin Mary. At siyan po ay natupad nung panahon ng Panginoong Jesucristo. So, merong double meaning. Most of the time, yung pong mga prophecy ni Isaiah, merong fulfillment during his time at merong fulfillment in the future, tulad nga po ng binasa ko sa inyo. Now, dito po, yung pong binasa kong talata sa inyo, dinidescribe ni Isaiah yung time nung panahon niya. Eh, dinidescribe niya yung kalagayan ng mga tao nung panahon niya. Because nung pong panahon niya, the kingdom of Assyria was trying to conquer Israel. Na-conquer na nga po niya ang norte, yung northern kingdom, and now he's trying to conquer the southern kingdom. At yung mga tao po noon were in trouble. Okay, natatakot sila. Okay? Tanya si Isaiah was describing the times yung dinidescribe po niya yung panahon nung nabubuhay siya. Pero dito po makita natin, kung titingnan niyo, dahil nga po merong double meaning ang prophecy ni Isaiah, kung titingnan niyo, ito pong prophecy ni Isaiah na ito, pinapapakita rin po sa atin yung time natin ngayon. Okay? Dinidescribe din ni Isaiah yung time natin ngayon. Now, ano po ang message ni Isaiah noon sa kababayan niya na makita rin po natin message niya sa panahon natin ngayon. Okay? Yun po ang gusto kong tingnan natin ngayon. Ano yung message ni Isaiah noong panahon niya na makikita natin, ganito rin ang mensahe ng Diyos sa panahon natin ngayon. And I will dwell on this because I want you to see why we exist as a church. Okay? Why we do what we do, why we serve God by preaching the gospel. Because Isaiah's time is the same as our time. Now, ano po ang time ni Isaiah na makita natin, time din po natin yan. Una, tingnan natin. Ang message po ni Isaiah noon, na message din po niya sa panahon natin ito, na ito ay ito. That is, ito po ang he is describing the condition of people when they reject God. Dito po, si Isaiah, dinidescribe niya yung magiging kalagayan ng tao pag nire-reject niya ang Diyos. Okay. Nung pong panahon ni Isaiah, ang Israel nga po ay nasa critical condition. Kasi nga po, yung Assyria was trying to invade them. Pero yung pong mga Hudyo noon, yung pong mga kababayan ni Isaiah, kahit na po ganun ang kalagayan nila, they were rejecting God's instruction and warnings. Okay? Nire-reject po nila ang Diyos. Nire-reject nila ang instruction ng Diyos at saka po yung mga warning ng Diyos. At dahil po nire-reject nila ang Diyos, bagamat they were in crisis, okay, they are now tempted to consult the mediums and spiritists. Okay? Ngayon natutukso silang konsultahin yung mga mediums at saka po yung mga spiritists, yung mga mananawas, yung pong mga manghuhula. Okay? Kaya si Isaiah, winarningan po niya yung kanyang mga kababayan. Kaya pag ginawa niyo yan, pag nireject niyo ang instruction ng Diyos at kayo'y kukonsulta doon sa mga spiritists and mediums, this will happen to you. Okay? So ano po, okay, anong mangyayari sa isang tao pag nire-reject po niya ang Diyos? Una, sa isang tao nire-reject niya ang Diyos, okay, patuloy niyang nire-reject ang Diyos, that person will have no bright future. Wala po siyang kinabukasan. Okay? Pag nire-reject ng tao ang Diyos,
Okay? Walang kinabukasan po yung tao ngayon. Verse 20, sabi po ni Isaiah, consult God's instruction and testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. Okay? Pag hindi nyo sinunod ang instruction ng Diyos and you keep on rejecting Him, sabi ni Isaiah, wala kayong kinabukasan. You will have no light of dawn. Now, usually, hindi ba sinasabi natin bagong umaga, bagong pag-asa? Okay? Pero po, sa isang tao, okay, na nire-reject po niya ang instruction ng Diyos, okay, wala po siyang kinabukasan. Ibig sabihin, gigising po siya tuwing umaga, wala po siyang inaasahang pagbabago sa kanyang buhay. Maring hirap na hirap po siya sa kanyang buhay, pero dahil nire-reject niya ang Diyos, gigising siya sa umaga, wala siyang aasahang pagbabago sa kanyang buhay. Kaya mayroon pong mga tao, ayaw na nilang bumangon pagdating ng umaga. Kasi wala silang ini-expect na pagbabago sa kanilang buhay. Okay? Yan po ang mangyayari sa isang taong patuloy niyang nire-reject ang Diyos. Pangalawa, hardship. Okay? Pag ang isang tao patuloy niyang nire-reject ang instruction ng Diyos, magpapatuloy po na hirap siya sa buhay. Okay, marahil hindi po materially dun sa ilan, pero pagpatuloy po niyang nire-reject ang instruction ng Diyos, ang salita ng Diyos, okay, maaari po siyang mahirapan magpatuloy, mahihirapan po siya sa buhay emotionally and psychologically. Kasi ang salita ng Diyos, yan ang nagbibigay ng liwanag sa tao. Yan ang nagbibigay ng pag-asa sa tao. Pero pag nire-reject ng tao ang Diyos, actively nire-reject niya ang payo ng Diyos, sabi po ng Bible, lalakad sila na gutom at pagod. Dahil iniwan po nila ang bukal ng buhay, wala silang mararanasan, kundi they will be emotionally, psychologically, they will find it hard to live psychologically and emotionally. And then thirdly, they will experience bitterness and hatred. Okay? Dahil po sa hirap, mamumuhay po sila sa galit at pait. Okay? At dahil nga po nire-reject nila ang Diyos na pinagmumulan ng pag-asa, ng buhay, ayaw nila yung instruction ng Diyos. Okay? Makakaranas po sila, mamumuhay po sila sa galit at pait. At habang sila po ay namumuhay sa galit at pait, alam mo ninyo, sisisihin daw po nila ang kanilang mga leaders. At sisisihin nila maging ang Diyos. Okay? Sabi po sa verse 21, when they are famous, they will become enraged and looking upward, they will curse their king and their God. Okay? Alam mo ninyo, hindi ba totoo ito? Marami pong mga tao, matapos po nilang tanggihan ng Diyos, matapos nilang tanggihan ng salita ng Diyos, matapos nilang tanggihan yung pong mga utos ng Diyos, mga instruction ng Diyos sa kanila, okay, ang Diyos ang sisisihin nila pag sila po ay nakaranas ng mga self-inflicted problems. Isn't that true? Okay? Matapos nang i-reject ang Diyos, ang payo ng Diyos, ang pagtutuwid ng Diyos, pag dumanas na po siya ng mga problemang siya mismo ang dahilan, siya mismo ang self-inflicted problems, sa halip na aminin niya ang kanyang pagkakamali, sa Diyos niya ay sinisisi. Okay? That is a fact of life. Okay? Sa mga taong malalayo sa Diyos at ayaw nilang tanggapin ang payo ng Diyos. Sabi nga po sa Kawikaan, kamangmangan ng tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili. At pagkatapos sa Panginoon, ibinabaling ang sisi. Okay? Tamangmangan daw po ng tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili. Pagkatapos sa Panginoon niya, ibabaling ang pagsisisi. Okay? Yan po ang nangyayari doon sa mga taong ayaw nila ang Diyos, ayaw nilang sundin ang Diyos, pero pag po sila'y dumanas ng panghihirap, sisisihin nila ang Diyos. Bakit ginanito ko ng Diyos? Bakit ganon? Now, I just want to ask yung po mga nanonood sa atin online. Ganito ka ba? Na ayaw mong makinig sa Diyos, ayaw mong sundin ang kanyang utos, yung kanyang mga babala, sa kanyang salita,
Pero pag ikaw ay ngayon ay dumadanas ka ng hirap, sinisisi mo ang Diyos. Alam mo ninyo, yan po ay parusa ng Diyos doon sa mga tumatanggi sa Kanya. Kaya po ang payo ko po sa bawat isa na ganyan ang kalagayan, mas mabuti pong akuin po ninyo ang inyong pagkakamali at pagkakasala para po kayo ay matuto at kayo po ay maaaring matulungan ng Diyos. Aminin, akuin ang pagkakasala. Huwag pong sisihin ang ibang tao kundi ang sarili nyo, marahil ikaw ay magkakaroon ng pag-asa. At matutulungan ka ng Diyos kung akuin mo ang iyong pagkakamali. And then pang-apat po, fearful about life. Pag ang isang tao po, patuloy niyang nire-reject ang Diyos, ayaw niyong makinig sa salita ng Diyos, matatakot po siya sa mga iniisip niyang posibleng mangyari sa kanya dahil sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Okay? He will be anxious. He will be fearful. Something bad will happen to his life. Lagi siyang merong apprehension. Lagi siyang natatakot na baka merong masamang mangyari sa kanya. At lalong-lalo na pag nakikita niya yung kanyang paligid ay madilim at walang pag-asa at masama ang nangyayari sa kanyang paligid. Lagi siyang natatakot baka merong masamang mangyari sa kanya. Okay, sabi po ni Isaiah sa verse 22, then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness. Sabi ho niya ni Isaiah, they will be in fearful gloom. Kasi wala silang liwanag na galing sa Diyos. They will be depressed. And out of depression, they will be fearful. Napakarami pong mga tao ngayon ang depressed. Napakarami po ng tao ngayon, they are under depression. And they are always fearful. Okay. Hindi sila makabangon sa umaga, wala silang gana sa buhay, they're depressed. At hindi lang yon, natatakot sila baka ano ang mangyari sa kanilang buhay. They're fearful. Okay? Bakit po sila ganyan? Yan po ang hatol ng Diyos sa taong actively nire-reject niya ang Diyos sa kanyang buhay. Yan po ay hatol ng Diyos sa isang tao. Yan po ang ginagawad ng Diyos. Pag ang isang tao po kasi ayaw niyang makinig sa Diyos dahil gusto lamang niyang gawin ang gusto niyang gawin, hahayaan siya ng Diyos. Kung ano ang gusto niya, dahil ayaw po niya ang Diyos, hahayaan siya ng Diyos kung ano ang gusto niya. At yung pagbibigay ng Diyos sa kanya kung ano ang gusto niya, yun po ay parusa na ng Diyos sa kanya. That's how God punishes a person who rejects Him. He will become fearful about life. He will become bitter and live in hatred. He will have no bright future. Okay? He will live in bitterness and hatred. Okay? At yan po, those who are actively rejecting God. Now, pag sinabi pong actively, tinatawag na sila ng Diyos. Pinapayuhan na sila ng Diyos. Itinutuwid na sila ng Diyos, pero patuloy pa rin po silang tumatanggi. Patuloy nilang tinatanggihan ang payo ng Diyos. Patuloy nilang tinatanggihan ang pagtutuwid ng Diyos. Kanya po, yan po ang mangyayari sa kanya. Sa panahon ni Isaiah, sabi po ni Isaiah sa kanyang kababayan, consult God's instruction and the testimony of warning. Okay? Ang konsultahin ninyo yung utos ng Diyos, yung kanyang patutuo sa inyo, yun ang konsultahin niyo. Pero, they'd rather consult the mediums and spiritists. Okay? They'd rather consult the medium and the spiritists. Yung mga kumakausap sa mga patay. Yung mga mananawa sa panahon natin. Yung mga manghuhula. Rather than consulting God, they reject Him. And they will consult yung mga spiritists and medium. Okay? Itong mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos, yun ang ginagawa nila.
And that is a despicable act of defiance against God. Yung ginagawa po nila, kahindik-hindik na defiance, na pag-rebelde laban sa Diyos po yung ginagawa nila. Okay? Kaya sabi ni Isaiah, should not a people inquire of their God? Hindi ba dapat yung bayan ang kinukonsulta niya ay ang kanyang Diyos? Okay? Kaya kasi kahindik-hindi kaya, instead of following God, they are seeking the mediums na ipinagbabawal ng Diyos. Okay? Tapos sabi niya, why consult the dead on behalf of the living? Bakit mo kukonsultahin yung patay? Eh, buhay ka. Bakit ka pupunta sa mga albularyo? Okay? Suma kumakausap sa patay. That is a foolish and ridiculous act. But just imagine, kakausapin mo yung patay para sa ating mga buhay. Hindi ba foolish yun? Sa totoo po, ganito yan. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng future. Siya lamang po ang nakakaalam ng future dahil siya lamang po ang eternal. Dahil ang Diyos po eternal, walang hanggan, siya lamang po ang nakakaalam ng future. Okay? Kanya, yung pong ginagawa nila, talking to the dead, is foolish. Okay? Now, bakit po kahindik-hindik yan? Now, yung mga patay hindi nagsasalita. Pero ang Diyos po ay buhay at nagsasalita. At saan nagsasalita po ang Diyos? Sa kanyang mga utos at sa kanyang mga testimonies. Okay? Kaya, ridiculous eh. Biro mo kakausapin mo yung patay. Eh, yung patay eh, sasalita ba yun? Eh, ang Diyos, buhay siya, at ang Diyos nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang buhay na salita at sa pamamagitan ng kanyang utos. Okay? Nagsasalita ang Diyos. Okay, now, bakit pa po foolish yan? Well, yung mga spiritists and mga mediums, pag pumunta ka sa mga mananawas, naiintindihan mo ba yung sinasabi nila? Di ba bulong-bulong? Yung bulong-bulong. Naalam mo ba yung binubulong nila? Okay. Pero ang Diyos po, pag nagsalita, it is clear. It is easily understood. Halimbawa, sinabi ng Diyos, huwag kang papatay. Di ba maliwanag yun? Huwag kang magnanaka, huwag kang mangangalunya. Di ba maliwanag yun? Okay, mahalin mo ang iyong kaaway. Okay, magpatawad ka. Di ba maliwanag yun? Pero yung mga spiritists, yung pong mga medium, kinukuha nila sa bulong. Bubulong-bulong lang sila at walang nakakaintindi doon sa sinasabi nila. Kaya yung pong ginagawa ng mga tao ito talagang kahindik-hindik sa Diyos. Okay? Kaya po, anong hatol ng Diyos? Tulad po ng sinabi ko, hahayaan po sila ng Diyos sa kanilang sariling kagustuhan. Kung ano ang gusto nila, bagamat alam ng Diyos na ito'y makakasama sa kanila at dahil ayaw nilang pakinggan ang Diyos, hahayaan sila ng Diyos. At kung ano po ang bunga ng kanilang masamang gawain at intensyon, yun po ang aanihin nila. Sabi po sa Romans chapter 1, verse 28, since they thought it foolish to acknowledge God, He abandoned them to their foolish thinking and let them do what should never be done. And then, sabi po, and they receive in themselves the due penalty of their perversion. Tinanggap daw po nila yung karampatang parusa sa kanilang pagbabaluktot ng katotohanan. Na yung sa halip ng Diyos ang pakinggan, nagpunta sila doon sa mga kumukonsulta sa patay. Yan po ang nangyayari pag ang tao ay iniwan niya ang Diyos, iiwan siya at hahayaan siya ng Diyos para gawin kung anong gusto niya. Now, pero hindi po natapos dyan ang message ni Isaiah. Okay? Hindi pa po tapos dyan. Okay? Ano pa po ang tuloy na mensahe ni Isaiah? Yung pong pangalawa. Dito po, pinapakita na Isaiah the hope God gives despite man's rejection of God. Okay? Dito po makita natin, out of God's goodness and mercy,
Okay? Ang Diyos po will act. Okay? Sa kabila po ng pag-reject ng tao sa Diyos, mula po sa kanyang habag at kabutihan, kikilos ang Diyos. Gagawa po ang Diyos. Okay? Tandaan po natin, ang mundong ito ay sa Diyos. Okay? Hindi po ibibigay ng Diyos ang mundong ito sa kasamaan ng mga taong nagre-reject sa Kanya. Kaya po ang Diyos, sa kabila po ng pagtanggi ng tao sa Kanya, ang Diyos po ay gagawa at kikilos po siya. Okay? At pag po kumilos ang Diyos, kabaligtaran. Nung inaani ng tao, pag tinireject niya ang Diyos, pag gumilos ang Diyos, kabaligtaran po ang gagawin ng Diyos. Now, bago po ako dumako doon, ganito po ang isang gusto kong puntuhin dito. Sa gitna po ng hirap at kalungkutan, takot, maari pong isipin po nating wala nang katapusan ng hirap. Pero alam ho ba ninyo, mayroong good news. Ito pong mundo natin ay sa Diyos. Pag po masama na ang tao, ang Diyos po, kikilos siya. Tulad nga po sinasabi ko yung pandemic na ito. Itong pandemyang ito ay sa Diyos kasi nga po ang tao po ay sobra-sobra na ang kanilang ginagawa. Kaya God will intervene. Okay? Kaya po ang good news, kahit po minsan akala natin sa pag mahirap po ang buhay, pag puno po ng hirap, kalungkutan at takot, marahil isipin po natin parang wala nang katapusan ito. No, there is always good news. God will act. And when God acts, kung makikinig po tayo, kung susundin po natin ang Diyos, pag kumilos po siya kasi, there will be light, there will be hope, there will be joy, and there will be peace pag kumilos ang Diyos. Meron pong liwanag, magkakaroon ng liwanag, magkakaroon po ng pag-asa, magkakaroon po ng joy, at magkakaroon ng peace. Okay? Bakit gagawin ng Diyos yun? Hindi dahil karapat-dapat po ang tao. Kasi nga nire-reject na ng tao ang Diyos. Kaya hindi dahil sa kabutihan ng tao o dahil deserve po ng tao, gagawin po ng Diyos ito dahil sa kanyang pangalan. Dahil ang pangalan ng Diyos ay hindi niya pwedeng i-deny. Kaya gagawin niya yung mga bagay na yon for His name's sake. Because of His goodness, because of His mercy. And when God acts, ang mangyayari po, it will be the very reverse when man leaves God. So ano po ang mangyayari? When God acts, ito po ang makita natin sa panahon ni Isaiah at sa panahon natin ngayon, there will be light and hope. Magkakaroon po ng liwanag at pag-asa. Sabi po sa verse 1 ng chapter 9, nevertheless, there will be no more gloom for those who were in darkness. May katapusan yung gloom and darkness. Kung iku-compare po ninyo yun, doon sa chapter 8, verse 22, okay, na doon ay merong distress, merong darkness, merong gloom. Pag ang Diyos po ang kumilos, makakakita po tayo ng liwanag. Makakita po tayo ng pag-asa. Okay? Now, sabi po, sa prophecy ni Isaiah, okay, sabi niya, in the past, He humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the future, He will honor Galilee of the nations by the way of the sea beyond the Jordan. Now, ito po ay prophecy. Ito pong binasa ko sa inyo ay prophecy. Na sabi niya, in the past, He humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the future, those places will be honored. Okay? Now, yung po kasing Zebulun and Naphtali, yan po ang nagre-represent sa northern kingdom. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, at the time of Isaiah, those northern kingdoms were conquered by Assyria. And the people in the northern kingdom were exiled. They were taken to Assyria. Okay? Now, pero, okay, nangyari po yun. Okay, noong time ni Isaiah, pero meron pong kadugsong yung prophecy. Sabi niya, in the future, yung nation na hinambol ng Diyos, yung land of
yung land of Naphtali and Zebulun, the northern kingdom. Bagamat sila'y hinambol ng Diyos, in the future, God will honor those people in the northern kingdom. Ay lang po na na-fulfill yan. Na-fulfill po ang prophecy niyan when Jesus came. Kung titinan po ninyo, ang Panginoon po, nung kung unang niyang pagdating, okay, siya po ay nanirahan sa norte, sa Galilee. Okay? Pinanganak siya sa Judea pero lumaki po siya sa Nazareth at nang magsimula na po siyang magministeryo, ang ginawa po niyang kampo ay ang Capernaum. Ang Capernaum po is in the northern kingdom, doon po sa Galilee, na sinasabi ni Isaiah during his time, binaba ng Diyos yung pong northern kingdom, pero when Jesus came, He honored that northern kingdom. Dahil yung pong, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, siya po ay namalagi sa Capernaum, doon po sa Galilee. Kaya sinabi niyan, Galilee of the Gentiles, those living in darkness have seen a great light. Kasi nandun ang Panginoong Jesucristo. Doon siya lumaki, doon po siya nagministeryo. Kaya na-fulfill po yun. Na nagkaroon po ng light and hope. Okay? Matapos po yung kadiliman. Now, ganito po ang sampunto ko dito. Ganyan po ang nangyayari at nararanasan ng isang tao pag na-encounter niya si Jesus. Okay? Na dati yung kanyang buhay ay madilim at walang pag-asa, pero pag na-encounter niya si Jesus, okay, magkakaroon po siya ng liwanag sa kanyang buhay at magkakaroon siya ng buhay na pag-asa. Ganyan ang nangyayari sa kanya. Okay? Now, ano pa po ang nangyayari pag kumilos ang Diyos? There will be joy. There will be joy. Sabi po ni Isaiah, you have enlarged the nation and increased their joy. And they rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. Tapos i-compare po natin yung sinabi ni Isaiah dito sa chapter 9, dun sa sinabi niya sa chapter 8, nasabi po sa chapter 8, there will look toward the earth and see only distress and fearful gloom. Pero dito, nung kumilos na po ang Diyos, sabi po ni Isaiah, you have enlarged the nation and have increased their joy. Okay? Pag po kasi ang tao, tinatanggihan niya ang Diyos, masikip po ang mundo sa kanya. Ibig sabihin, ang tanaw po niya sa mundo ay maliit. Masikip po ang mundo sa kanya. Pero pag po kumilos ang Diyos, sabi po dyan, you will have enlarged the nation. Lumiliwanag po ang tanaw niya sa buhay pag nagbalik yung umso sa Diyos. Okay? Magbabalik po yung maliwanag na pagtanaw po niya sa buhay. And then, another thing na gagawin po ng Diyos sa kanya, broken yoke. Okay? Broken yoke. Sisirain po ng Diyos yung pamatok na nagpapahirap sa kanya. Look at verse, yung po susunod na verse. For in the day, as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Now, Isaiah was referring to in the period of Gideon. No? Dito, pinapa, he was referring, si Isaiah po, nagre-refer sa panahon ni Gideon, na nung panahon po ni Gideon, Israel was oppressed by the Midianites. Okay? They were oppressed by the Midianites. Okay? Pero dahil po kay Gideon, because of Gideon's small army of 300, okay, they were delivered. Ino-oppress po sila ng mga Midianites, yung mga Hudyo, pero nung dumating po si Gideon with his small army of 300, they were delivered. Okay? It was like a dream. Kaya biruin mo, for years, yung pong mga Israelita ay ino-oppress sila ng mga Midianites, na pag po panahon na ng anihan, bigla pong darating yung mga kaaway ng mga Israel, yung mga Midianita, at sinasamsam po nila yung kanilang mga harvest, and they were oppressing the Jews. At and nung dumating po si Gideon, they were delivered with these 300 men.
Okay? And it was like a dream. Para lang silang nananaginip nung kumilos po ang Diyos. At sila po ay napalaya para silang nananaginip. Okay? Now, gusto ko pong bigyan ng pansin dito ito. Yung pong broken yoke. Ano ba ang broken yoke sa Bible? Alam mo ba ninyo, ang broken yoke, yun ang nagpapahirap sa tao. Pag nilagyan mo ng pamatok ang tao, yan, nagsimbolo yan ng kahirapan. Alam mo ba ninyo kung anong nagpapahirap sa tao? Kasalanan at paglabag sa Diyos. Pag ang tao po, nagpapatuloy siya sa paggawa ng kasalanan, nilalabag niya ang utos ng Diyos, okay? Siya po ay mahihirapan sa buhay. Iyan po ang nagpapahirap sa tao. Pero pag nakilala po ng taong ito, si Kristo. Pag nakilala niya si Jesus, yung pong yoke na yon ay masisira. Yung kasalanang nagpapahirap sa tao, okay, ay masisira. At parang panaginip. Okay? Ang mangyayari sa kanya, yung ibig sabihin sa panaginip, yung doon niya marirealize na yung kasalanan na akala niya ay okay sa kanya, doon niya marirealize na yung kasalanan ginagawa niya, yun ang nagpapahirap sa kanya. Okay? Parang panaginip. Yung mga masamang nangyayari sa kanya, yung madilim na nakaraan sa kanya, pag nakilala niya si Kristo, lalaya siya. Okay? Lalaya siya. Okay? Akala niya, masaya na siya sa kanyang bisyo. Masaya na siya sa kanyang pagsusugal, pambababae, panlalaki. Masaya na siya sa kanyang bisyo. Pero hindi niya alam yun ang nagpapahirap sa kanya. Okay? Hanggang sa makilala niya si Kristo, si Jesus, it will be like a dream. Lalaya siya. At sasabihin niya sa kanyang sarili, napakahangal ko pala. Sa aking, napakahangal ko pala sa aking buhay. Bakit ko tinatanggihan ng Diyos? Bakit ko tinatanggihan ang utos ng Diyos? Bakit ako nagpaalipin sa kasalanan? It will be like a dream. Okay? And then, pangapat po, peace. Okay? Pag kumilos po ang Diyos sa buhay ng tao at nakinig po ang tao sa Diyos, there will be peace. Sabi po sa talata, every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. Peace. Ang Hebrew word po dyan ay shalom. Shalom means wholeness of being. Okay? Prosperity and tranquility. Is shalom. Compare po natin yan dun sa distress, hungry, famous, angry. Pag ang Diyos po ay kumilos sa tao at ang tao pakikinggan niya ang Diyos, susundin niya ang Diyos, yung taong yun will experience shalom. Wholeness of being. Yung kanyang pagkatao. Okay? Magiging whole siya. Okay? Magiging buo po yung kanyang pagkatao. Kung mababa ang tingin niya sa kanyang sarili, makikita niya yung kanyang pagkalikha. Kung ayaw niya sa kanyang sarili, makikita niya na siya'y nilikha ng Diyos at ma-appreciate niya yung kanyang sarili. And because of that, he will have peace. Magkakaroon siya ng kapayapaan sa kanyang kalooban. Magkakaroon siya ng kapayapaan sa kanyang sarili na dati. Because he keeps on rejecting God, confused siya sa buhay. Kaya po siya, hindi niya matanggap yung sarili niya. Hindi niya matanggap yung kulay niya, hindi niya matanggap yung ilong niya, yung mata niya, yung tenga niya. At gumagawa siya ng paraan para pagtakpan yung mga bagay at wala siyang kapayapaan. Pero pag siya'y nanumbalik sa Diyos, ma-appreciate niya na siya'y nilikha ng Diyos kung sino siya. Kaya po magkakaroon siya ng peace. Wholeness of being. Yalong. Kaya po, my challenge here is this. Ganyan po ang mangyayari sa isang tao nagre-reject sa Diyos. Pero ganito naman ang mangyayari pag kumilos ang Diyos. Okay? Ang tanong ko po sa inyo ay ito.
What are you experiencing now? Ano po ang nararanasan nyo ngayon sa inyong buhay? Nararanasan ho ba ninyo ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang mercy? O nararanasan po ninyo ang curse ng Diyos? Kabutihan, kahabagan doon sa mga nakikinig at sumusunod sa Diyos, pero sumpa at hirap doon sa mga actively patuloy na tinatanggihan ang utos ng Diyos. What are you experiencing now? I just want you to think about your situation now. Where are you in this spectrum? Are you experiencing God's goodness, God's mercy, or are you experiencing God's curse? Are you following God? That's why you are experiencing His mercy. Or are you rejecting God? Actively rejecting God? Okay? That's why you are experiencing the opposite. I want you to think about this. Marami pong nanonood sa atin ngayon na marahil nagtatanong kayo, bakit kayo nahihirapan sa buhay? Bakit kayo puno ng takot? Wala kayong kapayapaan? Well, this is Isaiah's answer for you. Hindi po kasi pwedeng mamuhay sa kapayapaan, kasaganaan ng isang taong patuloy na nagre-reject sa Diyos. Pero ang mabuting balita po dito ay ito. Sa kabila po ng pag-reject ng tao sa Diyos, ang Diyos po ay patuloy na kumikilos. Kung makikinig lamang po ang tao, ang Diyos po patuloy na nagtutuwid, patuloy na nagtuturo. Pwede rin nating sabihin patuloy na nakikiusap sa tao, na iwan na niya ang kanyang pagsuway at magbalik siya sa Diyos. At dahil po, yun ang gustong iparanas ng Diyos sa tao. Yun pong sinasabi ni Isaiah dito. Now, alam mo ba ninyo na when a person trusts himself at saka yung sarili niyang powers and abilities, curse po ang kanyang mararanasan. Pag ang isang tao po kasi, nagtiwala siya sa kanyang sarili, sa kanyang abilidad, sa kanya pong mga powers, at lalayo po siya, tatalikod po siya sa Diyos, ang sabi po ng Bible, he will experience curse. In fact, he is under a curse. Sabi po na Isaiah, this is what the Lord says. Curse is the one who trusts in man, who draws his strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Sabi po, curse is that man. Pag siya nagtiwala sa kanyang sariling abilidad, kakayanan, at dahil sobra na ang kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili, tatalikod na siya sa Diyos, yung pong taong yun is under curse. Hindi blessing. Hindi ba totoo yun? Maraming tao, people are encouraged to trust in themselves, to have confidence in themselves. Ingat po kayo sa mga ganung payo. Ingat po kayo, baka sobrang bilib, magiging sobrang bilib nyo sa inyong sarili. At dahil sobrang bilib ng isang tao sa kanyang sarili, lalayo na siya sa Diyos. At iniisip niya, kaya na niya. Well, that person will live under God's curse. At under God's blessing. Kaano man niya iniisip na magaling siya, na hindi niya kailangan ng Diyos, lumalakad siya sa ilalim ng sumpa ng Diyos. Kanya po, ito po ang si Isaiah po ay pinapakita niya yung kondisyon ng mga tao nagre-reject sa Diyos, pero ang Diyos po patuloy siyang umaabot sa kanila. Now, dun po sa mga mabuting balita ni Isaiah dito, yung tukol sa pagkilos ng Diyos, okay? Paano pong mangyayari ito? Okay? O, sino po ang gagawa para mangyari ito? Or pwede rin natin tanong, bakit mangyayari yung mabuting balitang sinasabi na ito ni Isaiah? Okay? Sino magiging dahilan? Bakit mangyayari yung mabuting balita na sinasabi ni Isaiah dito? Sino ang gagawa ng mga bagay na ito? Yun po yung pangatlo na gusto ko pong tingnan natin batay sa prophecy ni Isaiah. Okay? Dito po, sa pangatlong bahagi nito,
Dito, pinapakita na sa isa ni Isaiah yung tao pong inanoint ng Diyos para mangyari ang mga bagay na ito. Okay, the person whom God anointed to bring this to pass, to bring this about. Okay? Now, ang Diyos po, kaya niyang i-turn yung curse into blessing. Okay? Yung distress, yung darkness into light and hope. Kaya pong i-turn ng Diyos yung fearful gloom into joy. Kaya po nang i-turn ng Diyos yung enslavement to freedom. Yung hunger, trouble into peace and prosperity, kaya pong gawin ng Diyos yan. Bakit? Because of Jesus Christ. Because of Jesus, the Messiah. Ibig pong sabihin ng Messiah, the anointed of God. Because of Jesus. Kaya pong gawin ng Diyos yung curse na nangyayari sa tao into a blessing. Look at verse 6. Bakit daw po mangyayari yung binanggit ni Isaiah, yung good news na yun? Tingnan yung verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. Yan po ang sabi niya. Mangyayari ito, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. Kung gusto po ng tao mangyari sa kanya yung good news na yon, kung gusto niyong mangyari sa buhay niyo, yung good news na sinasabi ni Isaiah, kailangan po ninyong paniwalaan yung God's Messiah. Kailangan niyong paniwalaan yung inanoint ng Diyos, which is Jesus. Kailangan po ninyong paniwalaan siya. Okay? Para po mangyari yung goodness ng Diyos sa inyo. At hindi lamang po yun, okay, sabi po dito, you have to allow Him to govern your life. Hayaan mong yung Messiah ito, si Jesus, ang mag-govern sa iyong buhay. Kung gusto mong mangyari yung matamasa yung blessing na yon, yung peace, yung joy, okay, yung freedom, okay, kailangan mong i-allow siya to govern your life. Kasi sabi dyan, and the government will be on his shoulders. Kailangan siya ang mag-govern sa iyong buhay. Okay. Alam ho ba ninyo ang katotohanan na hindi po alam ng maraming tao? A messed life is the result of a self-governed life. Sa Tagalog, ang isa pong magulong buhay ay bunga yan ng self-governed life. Pag ang tao po hindi niya sinusunod si Kristo, hindi niya sinusunod ang Diyos, okay? Para gawin lang niya ang gusto niyang gawin, yan po ang buhay na magulo. Kaya a messed life is a product of a self-governed life. Yan po ang totoo diyan. Kaya nga sabi ni Isaiah, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. Siya ang hayaan mong mag-govern sa iyong buhay. And then you will experience what Isaiah said dun po sa mga unang talatang sinabi po niya. Okay? Now, why such blessing? Bakit po tatanggapin nila yung mga blessing na yon? Well, kung titingnan po ninyo ang sinabi sa Isaiah, yung po mga blessing na yon ay nakadikit. Okay? Doon sa katauhan ng Messiah. Okay? Because of who the Messiah is, doon po nakadikit yung mga pagpapala na binanggit ni Isaiah. Okay? Dito po, nagbigay ng mga pangalan si Isaiah na pangalan ng Messiah, na si Jesus. At yung pong mga pangalan niya, yun po ang nagpapakita kung ano ang kaya niyang gawin doon sa mga taong sumasampalataya sa kanya. Ano po ang sabi ni Isaiah? Anong pong pangalan ang binigay ni Isaiah sa kanya? He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Now, dito po, yung royal son, kasi po ito ay hari. Siya ay hari, yung Messiah will be a king. This royal son will govern differently from the way the rulers of this world govern. Iba siya. At dahil iba po yung pamamahala niya, okay, yung pong mga maniniwala sa kanya at susunod sa kanya,
Iba po, mararanasan nila. Now, dito po, yung royal rule ng Misayang ito will have communal and personal blessing. Communal, pang community, pang society, personal, pang tao, pang personal. At yung dala niyang blessing ay pang communal at pang personal. Okay? Sabi po dyan, His name will be called Wonderful Counselor. Okay? Ito pong royal king na ito will have a royal program that will make the world wonder. Wonderful Counselor. Meron po siyang program na kakaiba doon sa programa ng tao na yung pong mga tao ay mamamangha doon sa kanyang gagawin. Ano po yun? Well, kung babasahin po niyo yung Isaiah, when this Messiah will reign, there will be absolute peace. Okay, magkakaroon po ng absolute peace and there will be harmony in God's creation. And wars will stop. Yung gyera po ay titigil. Pag siya po ay naghari na, look at Isaiah 2:4. Sabi po ni Isaiah, He will judge between the nations and will settle disputes for many people. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. Okay? Pag siya po ang namahala, pag yung government ay lalagay sa kanyang balikat, there will be harmony, absolute peace in God's creation, and wars will stop. Titigil po yung mga gyera. Yun daw pong mga panlaban nila sa gyera, gagamitin nila yun sa kanilang farming. Okay? Yung mga swords nila, yung mga sibat po nila, gagawin nilang instruments, implements for farming. Kaya raw po, okay, wala nang magtitrain sa war. Okay? Pag siya po ang nangyari. Now, gusto ko pong yung personal effect na kasi, ano yung personal blessing nito? Hindi ho ba merong war in the soul? Hindi ba yung tao meron din nangyayaring gyera sa kanyang kaluluwa, sa kanyang puso? Okay? Kaya itong Messiah ito will bring peace in a person's soul. Di ba may gyera sa looban ng tao? Hindi niya alam kung lalaki siya o babae siya. Hindi niya alam kung kaya niya ito o hindi. Maraming war ang tao sa kanyang puso. Pero this Messiah will end the war in a person's soul. Okay? Now, paano niyang pipigilan ang gyera? Okay? Paano niyang pipigilan yung gyera sa mga bansa? Laban sa bansa. Okay? At paano niyang pipigilan yung gyera sa kaluluwa ng tao? Well, sabi niya, His name will be called Mighty God. Ang pangalan niya ay Mighty God. Ibig sabihin, He has ultimate power to rule. Meron siyang ultimate power to rule. Meron siyang absolute political will. Why? Because He's powerful. He is a mighty God. And this Messiah is a mighty warrior. Okay, hindi lang mabait ang Diyos, warrior din ang Diyos. Okay, minsan kasi ang tingin natin siya mabait lang. But God is a warrior God. The Messiah is a warrior God. He's a mighty God. Now, ito po ang personal naman dito. Meron ba kayong mga strong temptations that you cannot resist? Meron bang mga strong temptations that war against your soul? Well, the Messiah is a mighty God. Okay? Yung death and resurrection ng Messiah, yung pong kamatayan, pagkabuhay po ng ni Jesus, yan po ay kapangyarihan para ialis po tayo sa kadiliman at sa kasalanan. At yung pong kanyang dugo ay makapangyarihan. Yung kanyang dugo. Kaya yung isang Kristiyano, pananampalatayan, nag-struggle sa kanyang sarili, tandaan ninyo, pinatay na po ng Diyos yung dati ninyong pagkatao by the Messiah's death and resurrection. Kaya pwede na kayong mabuhay ngayon sa inyong bagong buhay. Just do not follow what your flesh is dictating to you. You died to your old self. At hindi lamang po yun, the blood of Christ has cleansed us from all sin. He's a mighty God. Okay? Then, sabi po dyan, He will be called an everlasting Father. He is compassionate. He is caring. He's a compassionate
He's a caring provider and protector to all those people who believe in Him. Okay? Diyan po ang lacking sa most earthly leaders. Walang compassion. Meron silang power, pero walang compassion. Meron silang influence, wealth, power, pero walang compassion, walang care. Pero kaiba itong Messiah ito. This Messiah will be called an everlasting Father. He will be caring for His people. And then, sabi dyan, He will be called Prince of Peace. Tatawagin po siyang Prince of Peace. Now, pansin niyo, He is the Prince of Peace. He is the source of peace. He is the King of Peace. He is the author of peace. Kanya po, without Him, there will be no peace. Okay? He's the Prince of Peace. How can a person have peace in himself when he doesn't have the Messiah who is the Prince of Peace? Paano magkakaroon ng kapayapaan ng isang tao sa kanyang sarili at sa harapan ng Diyos kung hindi niya tinatanggap yung Prince of Peace? Prince of Peace is the source, is the author. Okay? He's the King of Peace. Huh? Sa ating pong kaugnayan sa Diyos, paano tayo magkakaroon ng peace with God is through the Messiah. When we believe Him. At sa ating mga sarili, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating mga sarili? It is by allowing the Prince of Peace reign in our hearts. Sabi nga po ng Bible, let the peace of Christ reign in you. Kaya po, He will be called the Prince of Peace. Well, to sum up my message, this is God's program. Ito po ang programa ng Diyos. Na sa kabila po ng pag-reject ng tao sa Kanya, God will act and God has sent the Messiah. At dahil po, yun po ang programa ng Diyos, no one can stop this. Okay? Wala pong makakapigil din po sa gawa ng Diyos. Kahit na po ang tao nire-reject ang Diyos, kahit na ang tao magpapakasama siya, ang Diyos po, He will act. Okay? He will act. Dahil yan po ang programa ng Diyos. And no one can stop this plan. Kaya po sabi ni Isaiah, tungkol po sa Messiah, of the greatness of His government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over His kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. Okay. Now, pansinin po ninyo, dito po tayo dapat mag-participate. Okay? Saan tayo magpa-participate? Saan po nagpa-participate ang Lord's Way? Bakit ganito ang ginagawa natin? Itong sa sinabi niyang, the greatness of this Messiah's government, there will be no end. And the peace, there will be no end. Yung pong paghahari niyang Messiah ito ay magpapatuloy hanggang wakas. Kaya tayo po, dyan tayo dapat mag-participate. Okay? Nasan po si Pilato nagpako kay Jesus? Nasan po ang Roman Empire na tinanggihan po, pinagtatawanan si Jesus? Wala na sila ngayon. Pero yung kingdom po ng Messiah, simula po nang dumating po ang Panginoon Kristo after His death and resurrection, kumalat na po mula sa Jerusalem hanggang sa buong mundo. At ito po ay patuloy na kakalat po hanggang sa huling-huli ng panahon, bago po dumating ang panahon, kakalat po itong kingdom of God na ito. Okay? Yung government niya. Wala na po yung mga kingdoms. Pero po yung kingdom po ng Panginoon, narito, nagpatuloy, at patuloy po ito hanggang wakas. Kaya po, dyan po tayo dapat mag-participate. Yan po ang dahilan kung bakit ang Lord's Way is doing what we do because we are participating in God's program, His eternal program. Okay? Na kaya po tayo magpa-participate. Well, because it has happened, yung pong paglagana po ng government ng Messiah and it will surely happen. Nangyari na po yan. And it will happen. Why? Because God's almighty zeal will accomplish this. Sabi po dyan, the zeal of the Lord Almighty will accomplish it. Pag sinabi pong the zeal of the Lord Almighty will accomplish it,
Okay? God is jealous for His name. Hindi ba ang isang pangalan ng Diyos? I am a jealous God. Anong ibig sabihin na I am a jealous God? Hindi po hahayaan ng Diyos na yurakan ng tao ang kanyang pangalan. Kaya po, yung zeal of the Lord will do this. The Messiah, the government of Jesus, the government of the Messiah will continue, will increase until the whole world will be covered by the glory of the Lord. The kingdoms will end, earthly kingdoms will end, but the kingdom of the Messiah will never end. Sabi, the zeal of the Lord Almighty will do this. God is jealous for His name. He will do what He has planned. Kanya po, tayo pong nasa church, tayo pong nasa Lord's Way particularly, this is the reason why we are involved in this kind of service. We are signs and symbols of God in Mount Zion. Mount Zion at this time is hindi lamang Jerusalem yan, it is the church. At yun pong mga sumasampalataya kay Jesus, those who have encountered Jesus, they are signs and symbols in this dark world. Kanya po tayo, that's why we are here. Now, I want to ask our online viewers, are you looking for this kind of ministry? Are you looking for this kind of God's service to you? Okay? Are you looking for peace? Are you looking for joy? Are you looking for harmony? Are you looking for those things that Isaiah said that God will do through Jesus the Messiah? Well, I want to maximize my message by inviting you, believe on Jesus. Go to Jesus. Obey Jesus. Believe on His name. And then you will encounter Him and then you will enjoy this kind of blessing that Isaiah said. Siyan po, pagpalain po kayo ng Diyos at pag-isipan po ninyo in maigi ito, kayo pong nasa Lord's Way, this is the reason why we are doing this ministry. Because people need our ministry. People are lost. People are in darkness. And they do not know the reason why. Tayo pong naka-encounter kay Jesus, we know the reason why. And we know the solution. That's the reason why we do our ministry. May God bless us. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos, thank you that we have encountered Jesus. For you have allowed us to encounter Jesus. And because we have believed on His name, hinango po ninyo kami sa kadiliman, sa kalungkutan, sa kahirapan. At ngayon po ay tinatamasa po namin ang iyong biyaya dahil kay Kristo. At dahil po ganun po ang aming naranasan, isa pong ibinibigay niyo sa aming gawain at misyon ay kami po ay maging patutuon niya sa mundong itong nasa kadiliman. Na patuloy pong nire-reject ang Diyos at hindi po nila alam kung ano o sino ang kanilang nire-reject. Kaya po, ang prayer ko po, kami po ay maging tapat ng mga lingkod mo. Kami po ay mga tapat po sa misyong ibinigay niyo sa amin bilang mga signs and symbols in this dark world. Na huwag lamang po naming tamasahin sa aming mga sarili ang iyong biyaya dahil po kay Kristo. Kundi, i-proclaim po namin sa buong mundo ang mabuting balitang ito. Dahil kailangan po ito ng mundo. At kami po nasa Lord's Way, nasa church. We have dedicated our ministry and our church ministry to proclaim the gospel for the salvation of many people. Kaya gamitin po ninyo ang church po ninyo sa Lord's Way. And I pray also for anyone who is watching now na kailangan po niya ang ministry nito,
kailangan niya yung God's blessing in his life na itong taong ito, may he go to the Messiah, may he call on the Messiah, Jesus, so that he will be saved. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Jesus, Jesus, he calls me home.